Tiniyak ng Sugar Regulatory Administration o SRA na hindi pa kailangang mag-angkat ng asukal ng bansa. Sapat pa nila ang supply ng asukal sa bansa at inaasahang lalakas pa ang produksyon dahil sa anihan. Si Clazel Pardilla sa report, Rise and Shine, Clazel. Mula 1.79 million metric tons sa produksyon ng asukal na karaan taon, nakaambang tumaas ang 50,000 metric tons ang anihing asukal ngayong harvest season. Taya ng Sugar Regulatory Administration, papalo sa 1.85 million metric tons ang produksyon ng asukal. Pero posible pa itong mabawasan hanggang 15% dahil sa epekto ng El Nino. Hindi rin ito mapupunan ang aabot sa 2.3 million metric tons na taunang demand sa asukal. Sa kabila nito, hindi pa nakikita ng SRA ang pangangailangan na muling mag-angkat ng asukal ngayong taon. Matatanda ang 3 beses na pinayagan ang importasyon ng asukal ngayong 2023 na aabot sa 600,000 metric tons. Sa ngayon po, yung stock levels po natin ng raw ay sapat. It's better, a lot better than last year. Yung stock level po natin ng refined is more than 200% better. And the good news is we're also milling already in September 1. And medyo maganda po yung umpisa ng milling. So at this moment, there is no need to import. Ang dami pong asukal in country, yung buffer po na ginusto ng pamahalaan po is there. Pagpaplanuhan ang pagtugon sa kakapusan ng supply ng asukal sa unang quarter ng 2023. Yung shortages usually is felt before the next milling. Usually at the beginning of the next, let's say, at the beginning first quarter of 2024, we should already start surveying and planning po kung talaga bang kukulang tayo or talaga bang kailangan mag-angkat po. Sa ngayon, inilaan ng SRA ang lahat ng aanihin at gigiling asukal para sa domestic use o mga consumer. Inaasang papatak naman sa 60 pesos ang farm gate price ng asukal. Clazel Pardilla para sa morning show ng bayan, Rise and Shine Pilipinas.